Yo, what's up sa mga tropa natin dyan? Gandang araw sa ating lahat. So, another day, another video na naman. For today's vlog, mga katropa, i-review natin tong helmet na bigay sa atin ng Gile. So, maraming salamat kay Boss Mark. Siyempre, salamat din kay Sir Jethro Harvey Lopez. So, sila yung nagbigay sa atin ito. Kaya tayo nagkaroon ng Gile helmet, ang pinakabagong helmet sa market. So, Italy design siya, mga katropa, kaya mapapansin nyo. May flag ng Italy. So, sa Domino, ganito rin yung flag, di ba? So, expect na natin na yung quality at design na ito, standard din talaga, international standard. So, ang kasama na binigay sa atin is, ito yung standard na lens. Ayan, wow. SRP neto, mga katropa, 3,300. Yung helmet yun, mga katropa, 3,300. Ito yung isa sa kagandahan na itong helmet na ito, mga katropa. Yung lens niya, pinlock ready lens. Ito talaga yung kasamang stock na lens na nakakabit. So, ganyan yung itsura niya. Wow! So, itong napapansin nyo, yan yung pinlock. So, ito na yung pinaka-helmet. Alright, syempre kasama rin sa box niya is yung manual instruction. Alright, then ito na yung helmet natin. Yes, kita nyo ba? Gile. And then, syempre, flag na Italy. Kasi Italy design siya, mga katropa. Alright, yan. Wow! Ang visor na gamit natin is Iridium Chrome. Yan, so free na rin na binigay sa atin to ng Gile. Ano niya, no? Andito yung hawakan niya pag iaangat niya nasa harap. Kasi yung iba nasa gilid. Eto nandito sa harap. Alright. So ganyan yung itsura niya. Wow. Matte finish siya, mga katropa, no? Texture niya talagang mapifeel mo rin na din talaga, standard helmet din talaga yung pagkaka-finish niya. Kalevel din siya ng mga existing brands na kilala na natin sa market. And then syempre meron din siyang ventilation. Ayan, open nyo lang yan pag nagra-rise kayo. So syempre kailangan aerodynamics, so meron siya, may exhaust siya rito, so papasok dito yung air. So, lalabas dito sa exhaust niya. So, dual visor din siya. So, pag naka-clear lens ka at mainit, yes, baba mo lang. Yung lining niya, mga katropa, hindi rin talaga nagkakalayo dun sa mga existing brands natin na matagal na nating kilala. At ito yung isa sa dagdag pogi points niya, mga katropa. Yes, o, tignan niya. Siyempre, meron siyang logo or flag ng Italy. So, parang pinaka-ano niya, tiketa. So, ito, dagdag points yung mga ganyang simpleng detail na yan, mga katropa. And then, yung lock niya. Ito, gusto kong lock. Iyoko nung ibang lock na yung mahihirapan ka. So, ito, madaling tanggalin, madaling isuot. Pero, mga katropa, proven and tested ko na yung ganitong lock. Sira na yung helmet ko, yung lock buong-buo pa rin. Bakal yan, mga katropa, hindi siya plastic, no? Kasi pag plastic yan, later on, mababasag, mababali. Yes. So far sa gantong lock system, wala akong bad experience. Wasak na yung helmet ko. Gutay-gutay na yung helmet ko sa kalumaan. Pero yung lock na gantong klase, mga katropa, buong-buo pa rin. Yes, still working kahit sobrang luma na. Kaya pag titingin talaga ako ng helmet, tinitignan ko yung lock niya. Ito, tsaka pinaka-safe to, mga katropa. Para sa akin, based on my experience din talaga. Kasi nga, yung mga nauna kong helmet, mga pinagsisemplang ko na talaga yun. Talagang nakakabit pa rin sa ulo ko, no? Kahit bumagsak na tayo. Wow! Kita nyo ba yung loob niya, mga katropa? So, ang ganda nung materials niya, no?
Sinong mag-aakala na maiisipan pa nilang gawin yun? Nakita nyo ba? Yes. Ito yung isa sa mga detail na nagpapamahal sa isang item. Yan, mga ganyan detail. May brand name siya. Oh. Wow. Ito yung isa sa nakapagpapogi rin ng helmet, no? So, mapifeel mo talaga na original siya, no? Hindi siya ordinary helmet. Tingin ko hindi maglalagay ng gantong detail para sa isang ordinary helmet. Siyempre, washable siya, mga katropa. Washable, natatanggal yan. Napansin ko sa materials niya, same na same talaga dun sa mga existing brand na medyo mataas yung price, no? Kasi yung materials niya, mga katropa, is very light materials yung ginamit. So, napakalaking bagay yon sa isang helmet para hindi siya mainit, lalo na pag long ride, ginagamit natin sa long ride. Tsaka mapag-circulate talaga yung hangin sa loob kasi hindi flat yung surface nung fabric niya, no? So may mga design siya na naka-embossed. Malaking bagay yon para mapag-circulate yung hangin sa loob, hindi makulob yung ulo mo, hindi ka pagpapawisan ng husto. Yan, ito pa yung isa sa mga detail na maganda, nagagandahan ako. Yes, yung pinaka-lining niya rito. Yan. Wow. No, para sa gantong price, very solid talaga, mga katropa. Kasi may ibang nakikita kong ano na parang ang bilis matuklap. Tapos malambot, manipis. Ito, quality yung ginamit na materials pagdating dito sa lining. Another features, itong cover nung ilong niya. So, nakakabawas din ang moist dun sa lens natin. Kasi syempre, pag hihinga ka, nabablock niya, no? So, bumababa siya. Hindi agad siya umaakyat sa lens. So, dagdag features to para hindi mag-moist yung lens nyo. Kasi merong ibang helmet na walang ganto or merong natatanggal. Kasi na-experience ko yun sa dati kong helmet. Laging natatanggal hanggang sa nawala na talaga ng tuluyan. So, ito very, ano naman yung pagkakabit niya. Intact naman and firm na firm. So, hindi siya, wala siyang tendency baka mahulog bigla. Kasi sa akin, nahulog na lang yun. Yung pinart ko, then lapag yung helmet ko, then pag uwi ko, wala na. Di ko na napansin yung ganito. So, malaking bagay ito. Malamig ang panahon para yung hininga mo, bumababa lang, no? Hindi dumidiretso siya sa lens. So, isa yan sa mga pogi points na nakita natin dito sa helmet na to. Gile, yes. And then, ito pang isa sa magandang detail na ginawa nila. Yes, ito nakita nyo. May butas talaga siya. Basically, hindi talaga makukulob yung ulo mo. Kasi nga, yung butas na yan, dito nakakonect yan sa inlet ng harapan nung sa may chin natin, no? So, meron din siyang screen. Alright, malaking bagay din yung screen na yan para ma-filter yung mga buha-buhangin na may possible na pumasok. Dagdag points na naman dito sa bagong helmet na to. So yung materials niya is ABS composite materials, same with the existing brands. Isa lang yung hindi ko nagustuhan dito sa helmet na to. So kailangan din natin magbigay ng negative side niya, no? Para sa akin lang, para sa taste ko lang. Medyo ano lang ako sa design nung font nung brand niya. So, pag tinignan mo muna, hindi mo mapapansin na brand pala to. Yes. Akala mo design lang na parang tribal or what. Pero brand siya. G-I-L-L-E. Yes. Gile. So, para sa akin, ito yung hindi ko nagustuhan na part niya, no? Mas prepared ko yung visible talaga yung pinaka-brand niya. So, hindi siya magmumukhang design lang. So, ito kasi parang design lang, no? Pag di mo talaga tinitigan, di mo mapapansin na Gile pala yung letra na yan. So, para sa akin lang. So, mas okay kung simple, yes. Simple lang yung pagkakasulat ng Gile. Yung mababasa mo talaga. Yung biglang tingin, basa mo na kaagad. Pagdating sa harap, yes. Okay naman yung harap. Yes, andyan yung brand name niya. So, ito yung pinaka-importante. Kailangan hindi mawawala yung brand name. Kulang niya sa likod. Iisa-isahin na natin yung mga hindi ko nagustuhan dito or kulang sa helmet na to. Alright, pagdating dito sa likod, para sa akin na lang siguro, malaking bagay yung merong brand name dito para sa akin. So, kahit maliit lang, basta visible,
at readable. Ito yung isa sa mga kulang, no? Isa sa mga kulang. So, yun lang yung nakita kong kulang, no? So, yun lang mga katropa, kung gusto nyo ng gantong helmet. Marami pang mga klase tong helmet na to mga katropa, no? Hindi lang full face, meron din silang modular, meron din silang half face, meron silang plain color, meron silang glossy color. So, marami pagpipilian nyo. So, visit nyo na lang showroom ng Geely dito sa Mark Motorcycle Shop, Paliparan 3, right? So, or message nyo lang si Boss Mark. Kung interesado kayo sa gantong helmet, kung gusto nyo mag-start ng business with this helmet, kasi open for reseller tong helmet na to. So, ito yung pinakabais. Ito yung isa sa mga pinakabagong helmet nyan sa market na very competitive pagdating sa price, pagdating sa quality, looks. Kasi nga marami kayong pagpipilian. Kung di nyo gusto yung gantong design, visit nyo yung shop. Check nyo yung ibang design. For sure magugustuhan nyo yung ibang design doon. Kung mahilig naman kayo mag-collect ng helmet, isama nyo na sa collection nyo ng helmet. So mga hindi naman mahilig sa high-end helmet at gusto lang ng safety helmet with international standard quality helmet. So yun lang mga katropa. Huwag na kayong magpapahuli. Sugod na sa Mark Motorcycle Shop para magkaroon kayo ng bagong-bagong helmet. Siyempre maraming salamat kay Sir Mark ng Mark Motorcycle Shop at kay Sir Jethro Harvey Loves sa helmet na binigay nyo. Alright, so maraming salamat.